Magandang araw po sa inyo lahat. Ano mga kapatid, kapag nagsisikap tayong gawin ang kalooban ng Diyos, pero dumaranas tayo ngayon ng kahirapan, huwag po tayong mag-alala. Dahil alam ng Diyos kung kailan at paano niya tayo ibabangon. Pag-aralan natin yan dito sa Asin at Ilaw. Lahat tayo nakakaranas ng rejection, kabiguan at kahirapan. Now, hindi tayo panghinaan ng loob. Sabi nga sa isang kanta, isipin mong may bukas pa na mayroong saya. Well, talakayin natin ang paksang trading rejection for God's promotion. May mga panahon na sa kabila ng ating pagkapakabuti, paggawa ng narapat at pagsisikap, nakikita natin ang ating sarili sa mga senaryong hindi natin inaasahan. Ma, sorry po. Totoo yung nabalitaan nyo na buntis ko si Rhea. Hindi ko po sinasadya. Anak, bakit? Diyos ko, bakit nagkaganito ang anak ko? Pinalaki ko naman siya ng maayos at binuhusan ng pagmamahal. Ano na ngayon nasasabihin ng mga churchmates namin? Marami pang ibang sitwasyon na katulad niyan. Yun bang ginagawa natin ang lahat para magandang resulta? Pero hindi ganun na nangyayari. Halimbawa po, napaka-strict ng isang tao sa kanyang diet. Napaka-health conscious niya. Pero all of a sudden, may cancer siya. Pero sa ganitong mga panahon, na nasa lugar tayo ng hindi natin inasahan, maaari natin gawing batayan ang istorya ni Jose sa Lumang Tipan. Isa itong powerful reminder na bagamat pakiramdam natin wala sa tabi natin ang Diyos, ang tutupoy nariyan siya. Sa Genesis chapter 39, 4 beses binanggit ng Panginoon ay sumasa kay Jose. Lantigit sa panahon na siya po ay nasa kahirapan ng kanyang buhay. Ang totoo, napakaraming rejection ang dumating sa buhay ni Jose. Dahil sa siya ay paboritong anak, kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid, inihulog siya sa balon, ipinagbili siya sa mga manlalakbay patungong Ehipto. Pagdating naman po sa Egypt, ipinagbili siya ng bilang alipin ni Potiphar. Hindi lamang po yan, sa kabila ng kanyang katapatan, inakusan pa rin po siya ng asawa ni Potiphar ng kasong rape. Imagine mo yan, mga kapatid. Kaya naman siya ipinabilanggo ni Potiphar. Ang kabuuan ng istorya ay mabasa po natin sa Genesis chapter 37 to 39. Pero hindi po yan natatapos ang rejection na dinanas ni Jose. Sa sumunod po mga kapitulo, ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng puno ng katiwala ng saro at puno ng magtitinapay na kasama niya sa bilangguan. Pagkatapos po nito, isang kahilingan ang iniling niya sa puno ng katiwala ng saro. Atin pong basahin ang napagandang kwentong ito, bahagi po nito. Tinan po natin, tunghayan po natin sa aklat po ng Genesis, kabanatang 40, ang talatan po ay 14. Ito pong wika po sa atin. Ano? Datapat alalahanin mo ko kung ikaw ay mapabuti na at isinasamo ko sa iyo na pagkapakitaan mo ko ng kagandang loob at banggitin mo ko kay Paraon at ako'y alisin mo sa bahay nito. Yung mga salita po ni Jose, no? At umihingi po siya ng pabor sa lahat ng bagay. Pero ano pong nangyari? Ito pong nangyari sa talatang 23. Okay? Gayunman, hindi na naalala si Jose ng puno na makatiwala ng saro, kundi nalimutan siya. Kita po yun yung kahilingan niya sa puno ng tinatawag po natin ng mga katiwala ng saro, nalimutan po si Jose. Siguro sinasabi natin, anong saklap naman na dinanas ni Jose? Kung tayo po nasa posisyon niya, baka naisip na natin, wakasan ng ating buhay, wala nang pag-asa. Pero ang inaasahan mo ay nalimutan ka. Ganun pa man,
dumating din siya sa buhay, dumating din sa buhay ni Jose ang magagandang pangyayari. Niyanyandalan Diyos para po sa kanya. Tandaan po natin, kung may gabi, kahit mahaba pa ang gabi, lagi pong may umaga sa atin. At ito po yung umaga, naalala din siya ng puno ng katiwala ng Saro para ipaliwanag ang panaginip ni Paraon. At nang may paliwanag niya ang panaginip ni Paraon, siya naging tagapamahala sa buong Ehipto. O diba? Yan ang good news. At sa naging karanasan ni Jose, may mga makukuha tayong gabay sa buhay kung sakaling tayo na ang nasa masalimuot na sitwasyon ng buhay. Una po, hayaan natin ng Diyos ang mag-control sa buhay natin. Alam nyo, sa mga mabibigat na sitwasyon na dinadanas po natin, mas magandang huwag tayong magtanong ng bakit. Why? Diba? Panay-why kasi tayo. Bakit, Lord? Kasi pag nasagot na yung unang bakit, eh, susundan na naman niya ng isa pang bakit. Sunod-sunod na bakit na yan. Gusto maging maliwanag lahat sa iyo. So, mas maganda ang itanong na lang po natin ay sino? Sino ba ang involved sa nangyayari sa atin? Well, pangunahin natin yung pinagtutuunan ng atensyon ng mga taong naging dahilan o may kinalaman sa paghihirap natin. Kung minsan, mali pa ang ating ginagawa, sinisisi pa rin po natin sila. Bakit pa ako ngayon aksidente? Graduation pa naman ng anak ko. Nagbalik-bayan na nga ako. Para lang mabigay ko sa kanya yung medalya, pero sayang tuloy yung pamasahe. Talagang kagagawa nito ng driver na yun. Di ba ganyan naman talaga tayo? Gigil na gigil tayo. Galit na galit tayo sa mga tao na nakaagrabyado po sa atin. Pero kung susuriin po natin, walang patunguhan yung mga pag-focus sa kanila. Yan po'y pagsasayang lang po ng oras, di ba? Nakokontrol nga po tayo nila kasi nagagalit po tayo. Nasisirang araw natin dahil sa kanila. Kasi hindi na natin maibalik yung pangyayari, di po ba? Well, si Jose, sa halip na mag-focus sa kanyang mga kapatid at sa kasama niya sa bilangguan na nakalimot sa kanya, dalawa lamang po ang naging points of focus niya. Ang Diyos at ang kanyang sarili. Lahat ng alam niya tungkol sa Diyos. Yun ang pinaghawakan po ni Jose. Ang Diyos ay mabuti at hindi siya sasaktan. Ang Diyos ay marunong at hindi maring magkamali. Kaya pinagkatiwala niya sa Diyos ang kontrol sa kanyang buhay. At yun po'y magandang bagay na gawin natin sa ating buhay. Samantala, si Jose naman, sa kanyang sarili, siya'y may control sa kanyang responses. Di po ba? Pinili niya magtiwala. At isuko sa Diyos ang lahat ng kanyang alalahanin. Ganyan din po ang ginawa ni Job nung siya'y nasa paghihirap. Sa aklat po ng Job, chapter 23, verse 10, at ganito po ang sinasabi sa atin. Ngunit nalalaman niya ang dang aking nilalakaran, sabi ni Job. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Napaka-positive po nung kanyang kaisipan, di po ba? So, sana ganyan din po ang isa puso natin. After all, hindi yung tanong na bakit ang magbibigay ng solusyon sa paghihirap natin, kundi kung sino. Ikalawa, maghintay tayo sa Panginoon. Maghintay tayo sa panahong itinakda niya. Ang problema po sa atin, iniisip natin na ang paghihintay ay pag-aksay ng oras. Kaya nga sa maraming area ng buhay natin, ayaw nating maghintay. Init na init po tayo. Bakit pa hindi ako mabuntis-buntis? Nag-resign na nga ako sa trabaho ko para magkaanak na kami ni Jomel, pero wala pa rin. Ano ba yan? 4 na taon na kaming kasal. 2 pa rin kami hanggang ngayon. Kailan kaya kami magkakaanak? Gusto nating maganap ang gusto natin sa oras na itinakda natin. Kapag napaaga, may reklamo tayo. Kapag nahuli naman, may reklamo na naman po tayo. Wala na tayong kasiyahan. Pero sa Panginoon, perfect po ang timing niya at ang paghintay ay training time ng Diyos sa atin. Itinatanong po ba natin kung may itinuturo ang Diyos sa magulo at sira nating buhay sa panahon ng paghihintay? Sa mga hirap at sakit na dinadanas natin? Yes, exactly. May tinuturo ang Diyos. Hindi po nauhubog ang isang santo sa isang kisap mata. Actually, tayong mga lifetime students niya. Nag-enroll po tayong lahat sa tinatawag nating eskwelahan ng mga pagsubok. Tuloy-tuloy po yan na nagmamature po tayo. Hindi po matatapos ang ating pag-aaral hanggat narito tayo sa lupa. So, kailangan nating magtiyaga. Kailangan nating maghintay. Dito po sa aklat ng Awit, 37, ang talatan po ay 34,
ay ganito po ang binabanggit po sa atin sa mga sa talatang ito. Napaganda po ng talatang ito. Paalala po sa ating lahat. Hintayin mo ang Panginoon at ingatan mo ang kanyang daan. At ibubunyi ka upang manahin mo ang lupain pagka nahiwalay ang masama iyong makikita. Di ba napaganda po nun? Ang una po, dahil natin din, hintayin mo ang Panginoon at ingatan mo ang kanyang daan. Ganyan ginawa ni Jose. 13 taon siyang naghintay sa tamang oras ng Panginoon. Di ba? Panghuli po, asahan natin ang pangako ng Diyos. Nangako siya na ipopromote tayo sa kanyang oras at kaparaanan. Ang madalas na ugali natin, tayo na mismo ang nagpopromote sa sarili natin. Di tayo makapaghintay. Tayo na mismo ang nagbubuhat ng sarili nating bangko. Paano? Basta pagdating ng church anniversary, ako nang bahala sa pagluluto, ha? Ako lang naman marunong magluto dito, eh magaling, di ba? Eh may mga bisita pa. Alam nyo, kayang ipromote ni Jose ang kanyang sarili. Pwede niyang ipagyabang kay Paraon na siya nga ang tamang tao para mamahala sa Ehipto. Pero hindi po niya ito ginawa. Hinayaan niya ang Diyos ang kumilos. Mga kapatid, yung mga tanong na kailan at paano ay business na po ng Panginoon yan. Hindi natin ito pwedeng saklawan. So kung nakakaranas po tayo ng rejection, maniwala tayo na alam ng Diyos kung paano i-adjust ang ating mga sitwasyon. Alam niya kung kailan tayo babangon at itataas. Higit sa lahat, alam niya kung paano gagamitin ang ating buhay para sa kanyang kaluwalhatian. Ang dapat nating gawin ay maghintay at magtiwala at sumunod sa kanyang nais para sa ating buhay. Nawa po ang ating paksang tinalakay ngayon ay naging napakaliwanag sa ating lahat. Ulitin ko po, matuto tayong maghintay sa kalooban ng Panginoon. At ngayon po, dadako po tayo sa question and answer portion. Ngunit bago po yan, atin munang bigyang daan ang awitin mula po sa Soul Seeker and Son. Mula noon siya ang ating gabay, kay buti niya umaapaw ang biyaya niya sa tayo ay tumibay dahil sa mga pagsubok upang siya'y paglingkuran natin. Paano malikin ang aming lakas? Sana is niya na
That was a very nice number. Brother Mel, thank you sa lesson. Welcome po sa Q&A. So, narito man po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brother Roger Miguel. Brother Jonathan Orellana. Na magbabasa na naman po ng isang tanong na pinadala sa atin ng ating pong manonood. Brother Joe, ito po ang tanong. Binata po po ang aming youth pastor. Di naman po siya nanliligaw sa akin at wala naman siyang ipinagtatapat. Pero lagi niya po akong binibigyan ng kung ano-anong pagkain, bagay, at importansya. Mabigat. Marami na din ang nagsasabing may gusto siya sa akin. Pero hindi ko po siya gusto. No, malungkot, ano? Ayoko namang sabihin sa kanya na hindi ko siya gusto dahil wala naman siyang pinagtatapat sa akin at hindi rin siya naniligaw. Gusto ko siyang iwasan pero ayoko rin ang masira ang friendship namin. At yun nga, hindi naman po siya diretsyong naliligaw. At higit sa lahat, nasa isang maliit na simbahan lang kami. At ayoko namang isipin niya na dahil sa nakikisama ako sa kanya, ay tinatanggap ko yung binibigay niya at ay may gusto na din ako sa kanya. Saan po ba ako dapat lulugar? Nako? Saan ako dapat lumugar? Mamaya pag-usapan natin kung saan siya dapat. May paglulugaran ka. Okay. Siguro okay. Yan. Lahat ng puso nagmamahal may lugar. Pero ako agree. Na ano? Na may gusto talaga yung lalaki. May gusto yon. Sa palagay ko ako. Para naman tayong we were not there. Di ba? Style mo rin ba? Ganun din ba style mo? Parang hindi mo style ah. Kung magsalita ka. Okay. Naniniwala ako may gusto siya. Yeah. At saka yung tanong, Brother Joe, madali bang isabihin ang isang bagay na nararamdaman ng isang lalaki sa isang babae? Hindi, kaya nga pinadadaan sa mga pagkain. Oo. Palagay ko, may katorpihan din, kagaya ko rin itong ano na to, na torpe nung araw eh. Na hindi masyadong expressive sa gustong sabihin. Hindi alam kung saan magsisimula. Hindi alam kung paano sabihin. Kaya mabigay-bigay. Oo, ganun lang dinadaan lang sa mga ganung bagay. Ganyan naman ang mga lalaki. Ganyan naman kayo mga lalaki. Dinadaan niya mga pagbigay-bigay, chocolate, pero meron pala kayong ibig sabihin. Totoo yun. At ang sabi nga dito, gusto ko siyang iwasan, pero ayoko rin namang masira ang friendship namin. Okay. Dapat. Yun ang isang mahirap na bagay sa ganyang sitwasyon na halimbawang nararamdaman mo naman pala, marami nang nakakapansin na may gusto talaga siya sa'yo. Pag siyang pala ayaw mo, pero palagay ko dapat magpahayag na ng konti. O kaya magparamdam, kung hindi man magpahayag. Ano? Dahil kasi baka naman sabi, yun man ako naliligaw sa iyo. So siguro, pwede rin kung gano'n ang kanyang sistema, puro paramdam, puros pahiging at padaplis, hindi talaga. Ganun ka rin. Hindi ganunin mo rin ang konti ko talaga. Padaplis ka rin. Tama yun. You need to wait until na magsabi siya na... I think I love you. Parang yes, gano'n. I think I have a very deep feeling. Parang gano'n, yes, no? Maghintay ka. At huwag mo naman sabihin, oy, bakit ka ganyan? Hintayin mo. Yes. In the meantime, sabi nga natin, nagpapasaring siya, magpasaring ka rin. Na, ito hanggang kaibigan lang ito. Yes. Kantahan mo siya. Kaibigan lang pala, di ba? Sa bagay. Unahan mo siya. Medyo pag nakikita kayo, kaibigan lang pala, di ba? Pwede rin yan. Hindi, ibig sabihin, huwag mo na siyang paasahin. Yes. Huwag paasahin. Kasi kung talagang yun ang feeling mo, na you think that, you know, deep inside, hindi mo talaga siya gusto at hindi mo, palagay mo, hindi kayo ang kalooban ng Diyos. After you have prayed a lot and after you have asked the Lord about it, and it's not, you think, it's not, for you, na makipag-relationship sa kanya, medyo paramdaman mo na siya. Okay. And who knows, no? Who knows? Baka makabuti pa sa kanilang dalawa yon. Dahil kasi, you know, friendship, maraming nangyayari eh. Kahit na sa, halimbawa, for the meantime, friendship muna tayo. Well, who knows kung talagang halimbawa mag-flourish sa something yung friendship na yon. Doon na lang muna sa friendship. That's baka right. Naman doon mabuo, magkaroon ng magandang bunga yung kanilang ano. Tama sige, yun. Pabigyan, pero... Sige, friendship tayo. Pero saan in the meantime, wag na muna siyang magsalita. Tanggapin lang niya na... Pahiwating. Pahiwating lang. Pahiwating talaga. Pero ako naniniwala talaga at we agree na na may gusto yung youth pastor na. Yes. Saan siya lulugar, Brother Roger? Well, sa akin talaga, ang babae eh, ang talagang lugar niya maghintay eh. So, whatever the situation is, mag-react siya during the proper time. Para bang crossing the bridge when she got that. Pero hindi rin masama yung talagang... Be kind. Pag nagbibigay, be kind. Huwag naman yung, ano ba, pabigay-bigay ka pa. Hindi naman. Hindi naman gano'n. Be kind. Parang, lumagar ka sa tama. Tanggapin mo. Give him a smile. Ganon. But pinahihwating mo rin na this only up to the friendship. At
talaga magkaibigan lang tayo. Usually nga, minsan eh, sa mata lang nagkakaintindihan eh. Mm. Di ba? So sa action pa. Mm-hmm. So, pwede mong ipadama lahat ng bagay sa pagitan ng pag-action. Huwag mo siyang titigan masyado. Siguro. O, ganun. Anyway, okay. Maliwanag na dapat maging maayos ang pakikipagrelasyon pa rin niya, maging mabuti pa rin ang pakikitungo niya, maging Christian pa rin siya sa kanyang behavior, sa kanyang relationship, right. Be honest pa rin sa pamagitan ng pagpapakita sa kanya na, well, talagang sa totoo lamang, I think may pagmamahal, may pag-ibig ka sa akin, pero this only will last until na yung sa friendship lang. Bilang kaibigan. This will end sa friendship lamang. Okay. Okay. So sana po ay naging malinaw sa inyo ang katugunan. Bagamat talagang medyo mahirap pa yung situation ng babae. Yun, Dahil kasi, yeah, that's right. Mm-hmm. Pero I think everything, may mga lugar na talagang dapat kang tayuan. Mm-hmm. So kung meron po kayong ibang mga questions regarding this, about love life, ay sumulat po kayo sa amin, Brother Joe. Sa filipino@gnpi.org. At hihintayin po namin ang inyong mga katanungan tungkol sa love life. Okay. At muli po ay ibabalik namin kayo kay Brother Mel Maldupan. Maraming salamat muli, Brother Roger and Brother Joe, sa pagbibigyan nyo ng linaw sa katanungan sa araw pong ito. At tama po yun na, tanggapin na lang po natin. Atin pong ipagpatuloy ang ministeryo sa paglilingkod sa ating Panginoon. At hayaan natin ang Panginoon na siyang magpasya. Ipasakop natin sa Diyos sa lahat ng bagay. At ganyan din po, nagpapasalamat tayo ngayon sa napagandang awitin ng Soul Seeker and Sam. Makaibigan, sa susunod pong linggo, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dito lamang po sa Asin at Ilaw.